A blessed life to each and every one of us. Welcome here in our empowering moment, Daily Devotion, your daily hope. My name is Pastor Daryl Nacario. Kumusta na po kayo, mga kapatid? As always, lagi po tayong natutuwa at nagagalak sapagkat ang Diyos po natin ay binigyan tayo ng pagkakataon muli na makapagbulay-bulay ng kanyang buhay na salita. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon muli na makinig ng kanyang salita na makapangyarihan. As always, like kung sinasabi yung Mateo 4:4, datapuat, sumagot si Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Diyos. Ngayong umaga, kung tatanungin ko po kayo, namumuhay po ba kayo na naaayon sa kalooban ng Panginoon? Maraming pong mga pag-aaral, especially po sa mga tinatawag nating discipleship, mayroon silang mga topic dyan na tinatawag na knowing the will of God. Maraming tao gustong-gustong malaman ang kalooban ng Panginoon. They are eager to know the will of God, but not eager to do the will of God. Saan po kayo doon? Eager to know the will of God or eager to do the will of God? Dapat pareho po. As you are eager to know the will of God, we must be also eager to do the will of God. So today, in our empowering moment, daily devotion, pag-uusapan po natin ngayong araw na ito, living according to the will of God. Living according to the will of God. Pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At allow me to read our verse for today in Romans chapter 12, beginning verse 1 and verse 2. Ano po? Magpo-focus muna tayo sa verse 1. Sabi ng chapter 12, verse 1, very familiar na verse. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. And may the Lord add a blessing upon the reading of His word. And God's people said, Amen and Amen. Living according to the will of God. Hindi po porke Kristiyano ay namumuhay na quote-unquote sa kalooban ng Diyos. May mga Kristiyano na hindi namumuhay sa kalooban ng ating Panginoon. At may mga Kristiyanong namumuhay sa kalooban ng Diyos. Lahat po yan ay by choice. Pero ang nais ng Panginoon sa atin, piliin natin na tayo mamuhay na naaayon sa kalooban niya. Sapagkat kung tayo ay namumuhay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon, ay para po tayong katulad ng isang tren na naroon sa rilis. As long na yung tren ay naroon sa rilis, lumikuman yan, tumaas man yan, pumasok man yan sa kuweba o sa tunnel, hindi po madidiskaril ang tren. Maraming taong nadidiskaril ang buhay dahil hindi po nabubuhay at namumuhay sa kalooban ng ating Panginoon. Umaalis po sa rilis, kaya po nadidiskaril. Like for example, ito pong ating pong paborito sa Biblia na nababasa at napapakinggan ng mga pinag-aralan natin nung mga nakaraan ay si Jonah. Umalis sa kalooban ng Panginoon, pero hindi siya nilubayan ng Diyos. Nadamay pa yung mga nakasakay sa barko. To the point, naligalig sila doon, nakaranas ng malakas na bagyo, at yung barko to the point masisira. Makita ho natin, kapag tayo umaalis sa kalooban ng Panginoon, ay hindi po nagiging maganda ang takbo ng ating buhay, nadidiskaril. Si Eva at si Adan, nang sumuway sa kalooban ng Panginoon, nadiskaril ang buhay to the point lahat po ng tao ay nagkasala dahil si Eva at si Adan ay nagkasala. Ika nga, ang kasalanan ay lumaganap sa mundo dahil sa kasalanan ng isang tao ayon sa Romans chapter 5, 18 and following. Kaya ho, napaka-importante na tayo namumuhay sa kalooban ng ating Diyos. Sino pa ba sa Biblia ang namuhay na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon? Tinatawag natin itong si Peter.
Sumusunod siya, inyet ang pagsunod niya ay malayo. Noong ang Panginoon ay inaresto na at ipapako doon sa krus, ipinagkalulo niyo pa ang ating Panginoon. At pinagpray nga siya ng Panginoon na huwag siyang maligalig at kundi manatili yung kanyang pananampalataya. So ganun pa man siya ay nag-backslide, tumalikod sa Panginoon, ngunit ni-restore ng ating Diyos. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Now in our text, papaano tayo mamumuhay na naaayon sa kalooban ng Panginoon? How do we live according to the will of God? We can live according to the will of God, number one, by always acknowledging God's mercies in our lives. We can live according to the will of God by always acknowledging the mercies of God in our lives. Take note, ang sabi, I urge you, therefore, brethren. Ang kausap po ay mga Kristiyano. Yung word na therefore ay contrast or conclusion na tinatawag po natin na marami siyang sinummarize from chapter 1 until chapter 11. Makikita po natin ang tao'y makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon, dapat tayong parusahan. Ngunit sa dakilang biyaya ng ating Panginoon na dapat tayong parusahan, ang ginawa ng Panginoon, yung parusang iyon, siya ang tumanggap. Yung kamatayan na para sa atin, siya yung tumanggap. Kaya nga, sabi ni Pablo, sa kaligtasang ating natamo, sa kabutihan ng Panginoon na ipinaranas sa atin, sa mga pag-iingat, pagpapatawad, pagpapawalang sala, at pagkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan, at hindi tayo kinundem, hindi tayo iniwan, we are secured sa Panginoon. Ang ngayon, ang sabi ni Pablo doon sa chapter 12, therefore, I urge you, brethren, in view of God's mercies. So dito po, mamumuhay po tayo na naayon sa kalooban ng Panginoon when we always acknowledge the mercies of God in our lives. Pag sinabing mercies, kahabagan ng ating Panginoon. Kinahabagan ho tayo. Kaya ho, kung tayo mamumuhay na hindi po natin ina-acknowledge, kinikilala ang mercies, tinatawag nating habag ng Panginoon sa ating buhay, aba, para nagmamalaki tayo sa Panginoon. Hindi ho sa ating galing, kaya tayo po ay laging protected. It's always by the mercies of God. Hindi po sa ating abilidad, kaya po lagi tayo kumakain. Hindi po sa ating pong tinatawag na kakayahan, pagtagumpay sa business, at sa ating kakayahan para tayo maligtas. It's always by the mercies of God. At kapag ating pong ina-acknowledge ang mercies ng Panginoon, ay namumuhay po tayo sa kalooban ng Diyos. Bakit po? Hindi po tayo nagiging mayabang. Kaya yung isang tao na hindi namumuhay at ina-acknowledge yung mercies ng Panginoon sa kanyang buhay, iyan po yung mga taong hindi mapagpakumbaba, mayayabang. Imagine this. Si Pablo, babasahin ko po sa inyo, yung 1 Timothy chapter 1, verse 12, laging ina-acknowledge ni Pablo ang mercies ng Panginoon sa kanyang buhay bilang lingkod ng ating Panginoon. So allow me to read sa 1 Timothy chapter 1, verse 12. Sabi ni Pablo, I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me, for He counted me faithful, putting me into this ministry, who was before a blasphemer and persecutor and injurers, but I obtained mercy, sabi ni Pablo, because I did it in ignorantly in unbelief. The grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, whom I am chief. How be it, for this
cause I obtain mercy that in my purse, that in me purse Jesus Christ might show forth all longsuffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. The point is, si Pablo, lagi niyang ina-acknowledge ang mercies ng Panginoon sa kanyang buhay. Hindi siya nagyabang. Inaccept niya na siya ay makasalanan. Ginawa niya yun dahil siya ay walang pananalig kay Lord, ignorantly, because of unbelief. Kaya nga mga kapatid, mamumuhay ka sa kalooban ng Panginoon kapag ka lagi mong kinikilala ang habag ng Panginoon sa iyong buhay. Dahil ho, kung hindi sa habag ng Panginoon, lahat tayo wala na. Kagaya na sinabi ni Jeremiah sa Lamentations chapter 3, beginning verse 22 to 23. Yung kalagayan niya, devastation ng Jerusalem, sa kalagayang parang walang kapag-asa, ito ngayon ang sabi ni Jeremiah. It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Mercies ng Panginoon sa atin. Multi-faceted mercies ng Panginoon sa ating buhay. Tanungin kita, ikaw ba'y karapat-dapat pakainin ng Diyos? Ang sagot, hindi. Ikaw ba'y karapat-dapat na ingatan ng Diyos? Ang sagot, hindi. Ikaw ba'y karapat-dapat na maglingkod sa Diyos? Ang sagot, hindi. Ang katotohanan, sa lahat ng mabubuting bagay, hindi tayo karapat-dapat. Ngunit sa habag ng Panginoon, mga kapatid, ipinarana sa atin ng Panginoon ang lahat ng mabubuting bagay. Kaya hindi pwedeng paghiwalayin yung mercies at saka grace ng Panginoon. Yung mercies, karapat-dapat kang parusahan, hindi ka pinarusahan. Yung grace, hindi ka karapat-dapat sa mabubuting bagay, ipinarana sa iyo ang mabubuting bagay. Kaya people of God, always live according to the will of God by always acknowledging His mercies in your life. Huwag tayong magyabang. Lahat po tayo ay kinahabagan lamang ng ating Panginoon. And that is why our response, our attitude should be with humility. Matuto rin tayong mahabag, magkaroon ng mercies sa iba. Dahil tayo ay kinahabagan lamang din ng ating Panginoon. So today, live according to the will of God. How? By always acknowledging the mercies of God in your lives. Tayo po'y manalangin. Ama namin sa langit, pagpalain niyo po kaming lahat. Sapagkat ayon lamang sa iyong habag, kaya kami nabubuhay, nakatatayo, nakapaglilingkod, nakaaawit, nabubuhay. Kung hindi po, Panginoon, sa iyong mercies, nasaan po kaya kami, Panginoon? Salamat at kami kinahabagan. Salamat at kami ay hindi nakaranas ng masasamang bagay sa aming buhay, kundi pawang mabubuting bagay. Kaya nasasabi namin, all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong habag sa buhay namin. Tulungan niyo kaming laging mamuhay dito, at sa pamumuhay dito, kami ay namumuhay na naaayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang lahat ng nanood ng video na ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid, at tayo po ay patuloy na ma-empower, magkaroon ng pag-asa na nagbumula sa ating Panginoon. As always, people of God, pakishare po itong video na ito sa inyong pong wall para po marami po ang makapakinabang dito at mapagpala at ma-empower at magkaroon ng pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Don't forget, live according to the will of God by always acknowledging His mercies in your life. Salamat po mga kapatid. Now, unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think or imagine, according to His power that worketh in us. To Him be all the glory, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all God's people said, Amen
and Amen. Humayo po tayong taglay ang pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Sole Deo Gloria, to God alone be all the glory. See you again tomorrow, God willing.